Hello everyone! Halina at samahan niyo po ako to intercede at idulog sa ating Panginoon ang ating mga panalangin. Let's pray po. Dakilang Ama, tunay nga ikaw po ay mabuti, ikaw ay sapat, ikaw po ay nararapat na aming pasalamatan. Truly, your name is above all names, O God, and you are a great God, and we know that you will hear us. Muli, patuloy po kami nanghihingi ng kapatawaran sa inyo at tumalapit po sa inyong harapan ngayong araw po na ito at nagpapakumbaba, muli nagpapalinis sa inyong banal na dugo at kami po ay gamitin niyo pong karapat-dapat para po mamagitan ngayong araw po na ito. Maraming salamat sa buhay na binigay mo po sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay makapanalangin. Tunay nga po, kami ay kumakatok sa inyo. Sinabi mo po sa Luke chapter 11 verse 10, "For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened." Truly, Panginoon, ngayon po, we pray for the COVID situation in the world. Inilalapit po namin sa inyo ang lahat ng mga bansa na patuloy po na nakikipaglaban sa COVID. Well, it may be Philippines, Singapore, and all the countries around the world po, Panginoon. Provide for these countries, O God, the means to continuously battle against the pandemic. O Lord, we pray that you give each government the wisdom to implement measures, that you give each country the resources to sustain po yung kanilang mga ekonomiya and to have free access to the vaccine, and give each citizen, O Lord, the mind to understand, the heart to cooperate, no, and the discipline to follow. Sinabi mo nga, Panginoon, sa Psalms chapter 46, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. O God, we pray that you continue to comfort the afflicted, to strengthen the weak, O Lord, to provide for the needy, and you showcase your glory again as you do miracles, as you heal the sick, as you heal the land, and as you mend every broken heart. Sinabi mo po, Panginoon, sa Psalm chapter 6, chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." And Lord, we will continue to trust you that even in these darkest hours of our lives, we will know that you are still in control. For your thoughts are not our thoughts. Your ways are not our ways. And your thoughts are and ways are higher than ours, O God. We pray, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit po sa inyo para po sa bansang Indonesia. Lord, ang dami na rin pong namatay po sa bagong virus na kinakaharap po nila ngayon. We pray that you comfort, Lord, the families who lost their loved ones. And Lord, remind them that in their darkest hours, they are not alone. For you will never leave us nor forsake us. Sinabi mo nga po, Panginoon, sa 2 Corinthians chapter 1, God will comfort us in all our troubles. And we pray for those who are suffering, na patuloy mo po silang strengthen, O God, that you restore their health. Sapagkat sinabi mo, Lord, in the book of Jeremiah, "I will restore you to health and heal your wounds." We claim that we are healed in Jesus' name. In Jesus' name, I pray, O Lord, and I declare victory against this war, against this pandemic, O God. I declare healing of the lands. I declare revival of economies. I declare more new jobs for people. And I declare more people who have come to know you through this pandemic. I declare that more lives will be saved by knowing that Jesus, you are the way to salvation and the truths about your salvation, O God. And I declare victory over victory, for you are with us. And Panginoon, patuloy ko rin pong pinapanalangin ngayon yung aming bansang Pilipinas for this upcoming election. I pray, O God, that godly leaders will rise up, that you give wisdom, bigyan mo, Panginoon, ng karunungan ang bawat mamamayan kung sino po ang dapat po nilang iboto. Reveal to them, O God, reveal to them, O Lord, who is worthy to sit at those chairs in the government, O Lord. Steer the hearts of men, Panginoon, steer the hearts of men so that they will seek you, so that they will pray to you, and that you may reveal your truths to them. I pray, O God, I pray and I declare that through these new government leaders na iluluklok mo po sa mga upuan po na ito sa gobyerno, I pray that through them, Philippines will become a God-fearing nation. That Philippines will come to know you, O God. That Philippines will experience salvation through you, O Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ang dami po namin nais na ipanalangin. Hindi man po namin mabanggit isa-isa ang lahat ng ito. Batid po namin na nakikita mo yung puso ng bawat isa po sa amin. And ngayon po, Lord, I declare victory upon victory, kasi Lord, ikaw po yung Diyos na faithful. Ikaw po yung Diyos
na makikinig sa iyong mga anak at ikaw po yung Diyos na bukas ang mga tenga at bukas ang mga mata na nakikita mo ang kaibuturan ng aming mga puso. Maraming salamat, Lord, and I just seal all this prayer with your most precious blood at hindi po ito mananakaw ng kaaway. Tunay nga, tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sa lahat po, sa buong pasalamat sa buong po ng LPG, maraming salamat po. Ang tutunan po ito sa pagsali ko dito sa LPG po is kailangan kong ilabas yung hinanapit sa aking puso. Gusto ko na rin ilabas yung mga nakatagong sakit na nararamdaman ko at nagpapabigat sa akin. So, na-realize ko po na nakausapin yung mga taong hindi ko pinakausap dati, yung mga nagdamdam ko ng sakit, sama ng loob dahil sa mga ginawa nila ng bata kami, kakapatid. Kasi po, umabot po sa point na hindi po kami kumain dahil lang po sa ginawa ng mga tita ko. Naghirap po kami as in yung bata pa kami. Ano po kasi is, yung sakaan po namin, yung kinuha ng tita ko, hindi po alam ng parents ko, na tsaka na lang nila nalaman nung binayaran para ng tita ko. Tsaka yung may-ari ng lupa is pumunta po sa may bundok namin at dun na po dun namin nalaman na yung lupa pala is nabayaran na ng kapatid ng nanay ko. Ang daming tanong sa isip ko kung bakit ganun na lang yung galit nila sa parents ko. Tinatanong ko naman yung magulang ko kung may nagawa silang mali. At alam ko naman sa mga magulang ko na wala silang ginawang mali. Sila lang po yung gumagawa ng mali. Kaya doon po ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Simula ng bata ako at nangyari sa buhay namin yun, doon na po ako nagtanim ng sama ng loob sa tita ko na gusto kong gantihan siya, gusto kong ipakita sa kanila na kaya kong humarap sa kanila, na gusto kong ipatas yung mga nangyari noon. At ngayon naisip ko po, habang andito po ako sa abroad, na bawal pa, hindi ba pala pwedeng gumanti? Tapos mas na-realize ko na mas okay na yung magpatawad kaysa yung gantihan ko siya. Kasi sabi nga nila, kung ang Diyos is mapatawad pa tayo sa mga kasalanan natin, bakit hindi natin gawin din sa kapwa nating tao? So, especially sa kanya, sabi ko, tumatanda na siya nung 2 days po ng connecting zone natin is, tumawag siya sa akin. Sa group chat po namin pala, tumawag po sila. So, ginoin ako sa group chat namin. So, naki-join po ako time. At nung kaharap po siya is, parang nag-flashback po lahat ng nangyari nung bata pa ako, yung mga hinanakit, ganun po. Tapos, one time po is, naalala ko rin yung pinag-aaralan natin sa Connecting Zoom na pagpapatawad, pagpapalaya sa hinanakit sa damdamin. Opo, inaamin ko po na hindi pa po totally na nawawala yung hinanakit at bigat sa dibdib ko, pero at least unti-unti ko na po nailalabas yung sakit ng sama ng loob ko sa mga nangyari. Na-broadcast ko na rin po sa mga kaibigan ko. At saka, habang nailalabas ko po is gumagaan po yung pakiramdam ko. Maraming salamat po dahil po sa inyo ay nagkataon po. Dahil po sa inyo is, nailalabas ko po yung hinanakit ng bigat ng dibdib ko. So, nagkapasalamat po ako sa programang ito kasi since bata pa ako, wala akong pinagsabihan ito. Kasi dinala ko na lang mag-isa. Even ate ko, hindi ko sinabi kasi yung time na yun is may pamilya na sila. So ako yung pinakapanganay sa aming apat dahil yung tatlo kong kapatid na panganay po is may asawa na yun. So yung kapag may asawa na sila, parang wala na silang pakialam sa nangyayari sa amin. So dahil parang ako na po yung pinaka
pinakapanganay po sa amin na iwan, na wala pang asawa, is ako po yung talang nagdala ng bigat, yung sakit, hinanakit, at gustong gumanti. Kasi sa nakikita ko sa parents ko na nahihirapan sila, so yung nag-iisip sila kung anong gagawin nila sa mga sunod na araw, doon ko po na-realize na hindi na ako mag-aaral, mag-abroad na lang ako para mapantayan ko rin kung ano yung ginagawa nila. So, dumating din po yung point na nagpahula po ako, is hindi po nagtugma yung hula at saka yung nangyari sa akin. Kasi dati po naniniwala po ako sa hula, is yung hula po kasi dati is gagahasain ako ng amo ko, magunabangis ang amo ko. Pero thanks to God, dahil sa lagi-lagi kong tinatanong, sinasabi kay God na hindi niya ako pabayaan, lagi siyang andyan, susuporta, layayakapin niya ako sa bawat pagtap ako, at ibabangon niya ako paulit-ulit. So, bago po ako nag-flight, is pupunta po ako sa may simbahan, tapos doon ko po hini sa kanyang lahat-lahat, tapos sinurrender ko pong lahat. Tapos sabi ko, habang nag-sign po ako ng kontrata, ang gaan po ng pakiramdam ko. Tapos, nung ma-flight po ako, is takot-takot at kabang naramdaman ko po. Nung dumating na po ako dito sa Saudi, is marami rin po akong marami po rin akong na-realize na hindi pala lahat ng hula is magkatotoo. Dahil ang Diyos lang nakakaalam talagang destination natin, at ang Diyos lang talagang nakakita kung anong nangyari sa buhay natin, umiilaw sa bawat galaw natin, bawat daanan natin. Madapa man tayo o magkamali man tayo, andyan ang Diyos nagkapatawad sa atin. Ganun din tayo mga tao na kahit nagkakasala, pinapatawad pa rin tayo. So, tao rin ako, ang Diyos pa kaya nagpapatawad tayo pa kay mga tao. So, naisip ko, na-realize ko na okay, kausapin ko na yung auntie ko, kasi siguro pag mas maganda kung harap-harapan ko na, harapin ko na to, kasi pag hinarap ko na to is mawawala yung sakit at bigat ng nakaraan. So, ang ginawa ko po, unti-unti ko po siyang binubuksan po sa mga nakaraan. So, ngayon po is magaan na po, lalo na nung talagang naano ko po siya, nailabas ko po, ayun po, gumaan po yung pakiramdam ko. At maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo po ng LPG family. Maraming salamat po. God bless po. Today, as we continue, no, as we continue the book of Proverbs, as we continue that how wisdom is actually how the world see wisdom, at the same time how this really affects our life. But in case if it doesn't affect, like nagawa sa inyo, you don't have to worry, kasi nga po this is only just one part of the scripture, kaya ang tinatawag nila na hindi tayo pwedeng mag over hyper faith to the reality and to the calling that God has set before us. Kasi kung ang call ni God sa'yo is to where you are right now, just enjoy it, live a life. Kasi ang life hindi lang what is seen outside, but is what is inside of us and what our life, our purpose is. So right now, let's pray. God, we commit, Panginoon, our time and of your word. I pray, God, as we continue, God, to learn the wisdom shouts, may we understand, Father God, that the greatest wisdom is you. That, Lord of God, whatever we're learning today is just to inspire us, that if this is your will for us to have all this, Lord, we will gratefully and humbly, Lord God, receive it, Lord. For we know the things that you're going to give us has a purpose. So, Lord, I pray that, Lord, O God, let your purpose, Lord, O God, in our life, Panginoon, lakaran namin yun. Lakaran namin ang purpose mo. So, Lord, bless your word and let your Holy Spirit speak to us in a very special way. And guide us, Lord, O God, all throughout, Panginoon, of our prayer this morning. God, we give you praise. Bless every hearer. Bless every word. In Jesus' name.
Amen and amen. So right now, hukma, amen, wisdom. So we will talk about wisdom shouts. Ano ba yung ang sinashout ng wisdom? Okay, so let's read na po ang ating chapter 8 and basahin po natin ito. Sabi po rito, verse 17 na tayo, I love all who love me. And this is wisdom. Remember, last week we talked about wisdom. Sabi niya ganun, so yung tinawag siya na I wisdom, yun po yan. Okay, so sabi niya rito, I love those who love me. Continuation po ito, those who search will surely find me, and I have riches, and again, like I said, I have riches, I have an honor as enduring wealth and justice. Okay, and then sabi niya rito, my gifts are better than gold, even the purest gold, my wages better than sterling silver. I walk in righteousness and path of justice, and those who love me will inherit wealth, and I will fill their treasuries. Wow. So makita natin na lang from here pa lang again, ano, like I said, again, the Proverbs actually, the book of Proverbs actually show us how when we every time we apply wisdom, you know, every time we let wisdom, like I said, yung pag sinabi kong wisdom, hukma, applied knowledge, or our practices of our virtues, our practices of our, you know, of who we are, you know, the presentation of who we are. Yung kaya nga sabi ko sa inyo, yung behavior nyo is your wisdom, yung ano nyo, yung skills nyo is also the wisdom, and also how we, you know, we live our virtues. Kung ang virtues mo is ano, sabi ko nga sa inyo ang virtues natin is yun nga, integrity, it will be seen, ano? Pero sabi niya, this one will lead you to this path. So, riches, honor, and enduring wealth. And then, not only that, sabi niya ganun, ano? It will fill your treasuries, ano? Kaya sabi niya, i-desire mo to. So, let's see how wisdom shout up. Like I said, it is a path of honor. When we say it is a path of honor, it is something na sabi nga natin, ano, it builds our name. It builds the name of God. If it is a path of honor, hindi ito one time na binibigay. It is something we need to live by. Pag isabihin, every time we, kaya ka sabi ng Corinthian, I always say this, the Corinthian, everything you do, do it for the glory of God. Because, remember, the highest honor, tandaan po natin, the highest honor is to give glory to God. So if you have wisdom and you are on the path of honor, ibig sabihin, everything you do, sa pagtatrabaho mo, hindi ka nagdadaya sa pagtatrabaho mo. Kung ano yung trabaho mo, bigay mo yan. Bigay mo yung tama para sa work mo. And then, sabi nga natin, kung talagang ikaw ay na kay God, ano? Imposibleng hindi ka magugustuhan ng boss mo. Kasi bakit? You will excel in your work. Why? Because that's the path of honor, and that is wisdom. And not only that, it is also the path to riches and wealth. Kasi nga, kung may honor ka, alam niyo po ba, definitely, it attracts, no? Ang path of wisdom attracts wealth, riches, and treasure. Okay? So, meron siyang path. So, like I said, if it is a path, okay? If it is a path, ibig sabihin, it is something we need to walk by. Lalakaran natin to. Ibig sabihin, God will only open opportunities. Pero ang tanong, yung opportunities ba na binibigay sa ni God, lalakaran mo ba? Kasi ganun pa rin po yan. You need to walk. Lalakaran mo. Kailangan mo lakaran yan. And that's the only way for you to have it. And like I said, sabi ko nga sa inyo, no, ang work o ang job is hindi yan, kaya dito we talk about laziness. Ibig sabihin, hindi yun ano ni God, yung laziness. Kasi bakit? Ang nasa Lord is always on the move. Pag nakay God ka, your life must be moving. Pag sinabi kong your life must be moving, pag nagmo-move ka kasi, riches and wealth attracts you. Ibig sabihin, kung tamad ka, yung sinasabi rito, wala ka talagang makukuha. Okay? Magtrabaho ka, do something, and then you will see how God will move. And then not only that, this is also a path of justice. When we say that we are walking to the path of wisdom, ano ka? You're walking on what is just, what is fair. Pag sinabi natin what is just, what is fair. But the truth is, sabi nga, the truth in the world, walang fair. Ibig sabihin, sa world, hindi fair ang world. Okay? Laging may kinikilingan. Hindi siya katulad na ng GMA. Walang kinikilingan. Walang, servisyong totoo lawang. Pero in reality, ganun pa rin.
we still have leniency, kaya nga sabi nila law, yung law is very important. Ibig sabihin yung law, yung ano, yung guidelines, ano yung batas is very important, o law, kasi yun yung nagdi-determine ng ano, kung ano, or break mo yung law, you have to pay the price, ano, may price to pay, because that's justice is all about. And remember, God is a just God, no? But in reality, like I said, in reality, nabibend palagi to. But like I said, if wisdom is actually strong in us, pag ang wisdom strong in us, we will always move doon sa just, what is just. We will always move on what is fair. And we will always walk on that. And when we are walking on that, if you are really wisdom is yun, it is also a path of righteousness. It will lead you to ano, to walk. Ano nga sabi, lumakan ng tama, ano. I saw there is a one painting, you know, may nakita akong isang painting, at yung painting na yun pinaint ng isang I think French, basta in Europe part, isang babae na kalalabas niya lang sa well, tapos ano yung painting na yun, talagang naked yung babae. Tapos sabi niya, tapos tinanong nung ano, anong ibig sabihin ng painting na yun. At sabi niya ganun, ito raw yung painting ng truth and lies, sabi niya ganun. Kasi raw, sinabi raw nung ano, nahulog daw yung lies, yung kasinungalingan dun sa well, sa balon. And then, sabi niya ganun daw sa ano, tulungan mo ko rito, sabi niya ganun. Tulungan mo ko rito, i-out mo ko rito, sabi niya ganun. At marami kang makikita inside here. So, yung truth naman, pumasok dun sa loob. So, sabi niya, pero kailangan, ano, sabi niya, i-off mo yung, ano, yung clothes mo. Kasi, pag pumunta ka rito, sabi niya ganun, mabigat ka, hindi ka na makakaahon pag nakahubad ka. Kasi, siya, nakahubad din yung lies. And then, pumasok yung truth sa well. Kaso, ang ginawa naman nung ano, sige, i-search mo yan. Habang nagsisearch siya dun sa well, nagda-dive in yung truth, lumabas naman yung lies. At sinuot niya yung damit ng truth. Okay? Sinuot niya yung damit ng truth. Kaya nung lumabas yung truth, nakahubad na siya. Okay? Okay? So, one, sabi nga, kaya parang caption niya doon, sabi niya ganon. Many of what we saw and see na truth is majority yan is coated with lies, okay? But this is what reality is all about. Ang reality is ano, we really need to have a very very strong discernment, no, in walking to the path of righteousness. Kaya yung sinasabi natin, hindi lahat ng nakikita mong gold is really gold. What is really, sabi nga natin, ano, truth about the path of righteousness, it will lead you out into truth, no? Iaano ka niya, ilalabas ka niya sa katotohanan. And that what makes your path right, from the root word ng righteousness is right, ano, will make your path right. So, I don't know what you're going through right now, but I believe this is one of the great messages, that we will allow God to increase our honor, that we will allow God to let our life be a blessing. Because I believe riches is part of the blessing of God, but everything that God has given us has a purpose. So like I said, let the purpose of God, ayaan natin yung purpose of God, mag-manifest sa buhay natin. And if that purpose is very clear in us, sabi natin yung blessing will come upon our lives. And I believe, no, kaya nga i-filter natin, ano, huwag natin i-hoard. May tinatawag tayong hoarding. Ibig sabihin, hindi mo pinapakawalan. Pag binibless ka ng God, mag-flow ka lang with the blessing. Kasi believe na it will, ano, God will only use you to be a channel of blessing. And if you do that, riches, wealth, and treasures will always fill in into your home, into where you are, into your workplace. Yan ang ginagamit ng God para sa'yo. And then not only that, I believe that the justice and righteousness will fall upon your life. So let's pray. God, thank you, Lord God, for your word today. I pray, Lord, that in the name of Jesus, every one of us, Lord God, will learn, God, to live and Lord God, live with honor. Live, Father God, O God, a life, Panginoon, that is just, Lord, and Lord, live a life, O Father God, of righteousness. Lord, as we continue, Lord, O God,
to search for this, Lord. We know, God, that you will allow our lives, oh God, to be blessed. And as we bless, Panginoon, let it be used, God, to honor you and glorify you. In Jesus' name, amen and amen. You know, I would like to talk to some of you today. I believe God has a purpose. Kaya po kayo narito. God loves you and He died for you. That in this season, maybe this is the best gift that you can give for yourself and for your life. And that is to, no, to give your life to Jesus. Alam nyo, si God, ano, God died for us. And actually, that is actually the main reason why He came. That for us, ano, for us to experience the great love of God, and that is our Lord Jesus Christ. So, if you've never given your life to Jesus, this is the best time to give your life to God. Ito yung tamang time na ibigay mo ang buhay mo kay God. Lalo na in this season of greatest gift is to know God, to experience God, and to make Him as your Savior and Lord. So if this is your desire, I would like you to come and pray together with me. I would like you to pray with me. I will pray a prayer of surrender and giving your life to Jesus. And as I pray, I would like you right now to follow me, okay? So right now, bow your head, close your eyes, and let's pray to God. Say, Lord Jesus, thank you for your love. Thank you for dying on the cross for me. I need you, Jesus. You are the one that I need in my life. So God, I come before you right now. And I would like you, God, to come and cleanse my life. Forgive me, Lord, of all my sins. I admit, Lord, I made a lot of wrong decisions, wrong actions, wrong words. Cleanse me, Lord. Cleanse my life right now. Forgive me, God. Lord, right now, I would like to open my heart. I surrender my life to you. And I would like you to come in. Be my Savior, Jesus. Be my Lord, oh Jesus. Thank you, God, for dying on the cross. Thank you for your forgiveness. Thank you for accepting me. And thank you for loving me. From now on, help me to follow you and obey you. This is I pray. In Jesus' name, amen, amen, and amen, amen. So if you follow this prayer, I believe God is moving your life. So we'd like to always come here every day. Pray with us. Be part of our connecting lives. Be part of our online worship every Sunday. And also, I would like you to take part of our basic steps to your new faith journey. This is actually my gift for every one of you. No, this is an online course for you to grow in the Lord. So the initial steps lang for you to go deeper and in your relationship with God. So I'm blessed and happy to let every one of you know. Give your life to Jesus. God bless you, po. So right now, to every one of us who's here today, I would like us to pray together. Lord, this is the best time to pray to God and ask, Lord, let your wisdom arise and let you be exalted. So right now, let's ask our prayer team, okay, to lead us in our prayer. Mga kapatid, salamat sa umagang ito at narito na naman tayo sa ating mga gawain, sa ating Panginoon at upang siya papurihan. Nagpapasalamat ako sa inyo sa FB page, sa YouTube channel na kasama namin ngayong umagang ito. Hinihiling ko nga po sa inyo na samahan nyo nga po akong manalangin at ipanalangin ang mga prayer request ng ating mga kapatiran. Samahan nyo na po ako at ipanalangin natin ang mga ito. Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa biyayang itong pinagkaloob niyo po, Lord. Lord, salamat po sa kadakilang pagmamahal niyo po sa amin. Sa umagang ito po, Panginoon, ay narito po ako upang humingi po ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga pagkukulang, Lord. Lord, pakalinisin niyo nga po ako po, Panginoon, sa umagang ito. Inananyayahan ko nga po, Panginoon, ang iyong presensya po, Panginoon, ay narito po, Panginoon, at sa samahan niyo po kami po, Panginoon, na babasbasan niyo po, Panginoon, kakalooban niyo po, Panginoon, ang aking mga kahilingan, ang aming mga kahilingan para sa aming mga kapatiran at ganun din po sa amin. Lord God, sa umagang ito po, Panginoon, ay tinataas ko nga po, Panginoon, ang
ang Thanksgiving na ito po, Panginoon, na kay Sis Marian at sa kanyang natapos po na operation sa kanyang appendicitis. Lord, thank you po, Panginoon, sa kasagutan na ito po, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa aking kapatid na si Sis Marian, na sa mga naranasan niya po, Panginoon, na ito, na pananakit, Lord, na binigyan niyo po, Panginoon, ng lunas kagad, Lord. Lord, inihiling ko nga po, Panginoon, na sa mga nawala sa kanyang lakas po, Panginoon, ay ibalik niyo po, Panginoon, Lord, na pakabuti niyo po, Panginoon, dahil binigyan niyo po ng kasagutan agad ang aking kapatid na si Sis Marian, Lord. Salamat po, Panginoon, sa panibagong pag-asa, panibagong buhay na ipinagkaloob sa aking kapatid na ito, Lord. Salamat po. Ganun din po, Panginoon, kay Sis Nene Anito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling niyo sa kanyang mata, Lord, sa paghipo niyo po, Panginoon, Lord. Ikaw nga po, Panginoon, ang Panginoon namin na walang katulad. Salamat po, Panginoon, dahil sinagot niyo po, Panginoon, ang prayer namin para sa aming kapatid na ito sa kanyang mata, Lord. Lord, sa patuloy nyo nga rin po pang subaybayan ng aking kapatid na ito po, Panginoon, sa kanyang mga dinaranas din po, Panginoon, Lord. Alam ko po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon, ikaw po ang maitaas ng aking mga kapatiran na ito po, Panginoon, dahil sa ipinakita niyo po sa kanasama miracle healing po, Panginoon, na ipinagkaroon niyo sa aking kapatid ito, Lord. Marami pong salamat, at ikaw po ang aming papapurihan at pasasalamatan sa iyong ginawa po, Panginoon. Amen. Lord, narito rin po ako, idinudulog ko rin po, Panginoon, ang healing po, Panginoon, sa aking mga kapatiran na ito po, Panginoon, ay iyo pong kalooban at iyo pong pagagalingin sa oras na ito po, Panginoon, na si Joel bukirin po, Panginoon, sa kanyang kidney disease po, Panginoon, sa kanyang pamamaga pa rin po, Panginoon, ng kanyang legs at hip pain, Lord. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang mag-touch sa kapatid namin ito mula ulo hanggang paa po, Panginoon. Durugin nyo nga po, Panginoon, ang pananakit ng kanyang paa po, Panginoon, at kanyang sa hip pain niya po, Panginoon, sa hips niya, Lord. At Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang maaasahan namin. Ikaw po ang dakilang doktor namin, Lord. In Jesus' name, amen. Lord, ganun din po kay Sis Estrada sa kanyang diabetic, Lord. At ganun din po, Panginoon, sa kanyang mga nararamdaman po, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang magpagaling. Ikaw po, Panginoon, ang bigay ng super hand, super healing po, Panginoon, sa kapatid namin si Sis Fina, Lord. Ganun din po kay Sis Dude sa kanyang Hernandez, Lord, sa kanyang hyperacidity, sa kay Tatay Antonio, Antonio po, Panginoon, sa kanyang stroke, Lord. Pagalingin nyo nga po ito po, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, si Marlo Aquino, Lord, sa kanyang stroke. At ganun kay Rhea Constantino sa bukol at sa bukol sa panga niya, Lord. Lord, lahat ng mga sakit na ito, Lord, ay aking idudulog sa iyo sa umagang ito po, Panginoon. Na alam ko po, Panginoon, na lahat ng ito po, Panginoon, ay ikaw lang po ang magpapagaling. Ikaw po ang Jehovah Rapha namin, na Diyos namin na nagpapagaling. Ikaw po ang dakilang doktor namin, Lord. Lord, lahat ng ito, ng sakit na ito, na aking nabanggit, Lord, ay ikaw nga po, Panginoon, ang magtunaw. Ikaw nga po, Panginoon, ang mag-lay hands po sa kanila, Lord, in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, sa mga nanonood, Lord, kung ano man po ang mga karamdaman nila, Lord, sa kanilang mga pangangatawan, sa kanilang mga pamilya, Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang humipo at mag-lay hands sa kanilang mga nararamdaman, Lord. Lord, lahat ng ito po, Panginoon, ay aking iiwanan sa iyo. Ako po'y umaasa po, Panginoon, na lahat ng ito ay sasagutin niyo po, Panginoon. Lahat ng ito ay bibigyan niyo po, Panginoon, ng miracle healing ang bawat isa, ang bawat na nakakaramdam ng sakit na ito po, Panginoon, ng diabetic, ng stroke na ito, Lord, ng pamamaga ng panga po, Panginoon, kung anuman po ito po, Panginoon, sa mga hyperacidity, Lord, sa anumang sakit, Lord, sa mga uri na ito, Lord. Lord, alam ko po sa oras na ito ay ikaw po ang magpapagaling sa kanila. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Lord, itinataas ko nga rin po, Panginoon, sa inyo ang miracle healing po, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito po, Panginoon, na si Filomena Portugal sa kanyang ovarian cancer, si Evelyn sa breast cancer niya, Lord, sa aking nanay rin niya, Camerlis Ita, Imperial Onson, Lord, sa kanyang mata, Lord, at ganun din po, Panginoon, kay
Noemi walang tumoro sa kanyang tumor sa kanyang chan, Lord. Ganun din po kay Savannah Banadora sa kanyang blood infection, Lord. Kay Christine Joyce Estrada sa butas sa kanyang tenga, Lord. Lord, ng lahat ng mga ito po, Panginoon, ng aking nabanggit sa aking mga kapatid, Lord, sa kanilang hiniling, sa kanilang miracle healing, Lord. Alam ko po, Panginoon, na ipagkakaloob mo po sa araw na ito po, Panginoon, ang mga sakit na ito po, Panginoon, sa ovarian cancer, Lord. Lilinsin niyo po, Panginoon, ang mga ugat, ang mga patay nilang cells, Lord, sa mga cancer na ito, Lord. In Jesus' name, in Jesus' Lord, i-break niyo po ito, Lord. Lord, ganun din po, Panginoon, sa mga mata na aking mga nabanggit, Lord, sa mga tumor, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay po ng lunas, mabilis ang lunas po, Panginoon. Ang mga blood infection na ito po, Panginoon, ay papalitan niyo po, Panginoon, na magandang daloy, magandang blood po, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord. At ganoon din po, Panginoon, sa mga tenga, Lord. Lord, lahat ng ito na aking mga panalangin ay ikaw nga po, Panginoon, na magbigay ng lunas, Lord. Marami po salamat. Muli ko pong binabalik ang matamis sa papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manyo po akong manalangin. Mong Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa araw na naman po itong pagpapalang, o Panginoon. Mong Diyos, kami po ay humingi mo po ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, O God. We ask na linisin mo nga po kami, O God. Hallelujah. Maraparin mo nga po kaming dumulog sa iyong trono. And Lord, we ask for your Holy Spirit, Panginoon, na samahan kami. Lord, ina-acknowledge mo namin sa buhay po namin na kung wala ka, Panginoon, ay wala po kayong magagawa. Kaya po na, kaya lagi po namin ina-acknowledge, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa buhay po namin. Hallelujah. And Lord, tinataas po namin nga po ang buhay po, Panginoon, ng mga kapatid po namin, O God. Lord, we ask for your restoration and breakthrough, Panginoon. Lord, sa buhay po, Panginoon, ni Winwin Lacabra, kay Maria Luz Dudes Hernandez, sa kanyang financial breakthrough, kay Liman Roes, kay Carmela Aquino, financial breakthrough, Panginoon. Lord, we don't know kung ano po yung situation po nila. But Lord, ikaw po ang siyang nakakaalam kung ano po yung situation po nila. And Lord, tinataas po namin sila na ikaw nga po, O Diyos, ang siyang umabot, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, ikaw nga po ang siyang mamuna, Panginoon. Hallelujah. Lord, tugunin mo nga po ang kanilang mga dalangin, O God. And Lord, we pray ang kanilang restoration, Panginoon. And Lord, breakthrough, Panginoon, financially, Panginoon, sa kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga problema financially, Lord, we pray ikaw nga po ang siyang mag-provide. Hallelujah, hallelujah. Lord, tiyatas din po namin, Panginoon, ang humingi ng wisdom, Panginoon, Lord, and success, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral, Lord Jesus. Lord, ikaw nga po ang siyang magbigay, Panginoon, ang kanilang knowledge, Panginoon, ang kanilang mga wisdom na nanggagaling sa iyo, O God, like Solomon, O God. Hallelujah. Lord, sa buhay, Panginoon, ni Mark Alambuano, Panginoon, sa kanyang continue his studies, Panginoon, kay Minchi Brillantes, Panginoon, sa kanyang study din, kay Clarissa Castillo, kay Mona Lisa Agustin, Panginoon. Lord, we pray, O God, ikaw nga po ang siyang magbigay ng wisdom, knowledge, Panginoon, understanding, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, O God. Lord, ikaw nga po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang studies, O God. Hallelujah. And Lord, we pray ang provision mo and protection, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, ni Oli Brillantes, Panginoon, kay Dalia Portugal, kay Rowena Domingo, kay Janice Perina, kay Joey Cuanco, kay Maylene Ramos, Panginoon, kay Hallelujah, kay Nympha Estrada, Panginoon, kay Nochi and Family, kay Casino Family, Panginoon. Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, Lord Jesus, we pray ang yung provision and protection, Panginoon, sa bawat pamilya po nila, O God. Lord, whatever their prayers, Panginoon, ikaw nga po ang siyang tumugon, Lord Jesus, ang kanilang pangangailangan, Panginoon. And Lord, we pray sa bawat pamilya, Panginoon, ikaw ang siyang maghari sa bawat pamilya po nila, O Diyos, sa bawat pamilya po namin, Lord. We ask ang iyong presensya, Panginoon. We ask for ang
love, peace, unity, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ikaw maging sentro, Panginoon, ng bawat pamilya po namin, O God. And Lord, we ask ang iyong protection, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat pamilya, Panginoon, upang anumang gawa ng kaaway, O God, ay walang magagawa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa aming panalangin, sapagkat tunay, Panginoon, na dinidinggin mo at tinutugon mo ang bawat panalangin po namin, O God. And Lord, marapat lamang nga po namin na ibalik sa iyo ang lahat ng pinakamatas na papuri, pasasalamat, Panginoon, pagsamba. Sa iyo lamang po, Panginoon, ito mga aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ako po si Judge Hernandez na Nauman. Manalangin po tayo para sa ating mga kapatid na sina Jeffrey Ayuyang, Alan de la Cruz na may mga COVID, si Marian Nugoy Bamba, appendicitis operation. Manalangin po tayo. Lord God, Ama makapangyarihan sa lahat, itinataas ko po aking mga kapatid na may mga COVID na sina Alan de la Cruz, Jeffrey Ayuyang, Panginoon ko. Lord, ipungin niyo po sila at pagalingin sa mabilisang malalong madaling panahon. Panginoon, sila po ngayong mga anak na lumalapit ko makatok sa iyong puso, Panginoon. Makalinisin niyo po sila. Ilagay niyo po yung kamay sa kanilang karamdaman, Panginoon. Nang sila po ay mabilis ang gumaling na makapagtrabaho sila sa kanilang kanilang kampanya, Panginoon. Panginoon, naway gabayan niyo po sila. Lahat po na ng kanilang iinaming gamot sa iyong sasalain, Panginoon. At bigyan sila ng lakas ng katawan at resistensya. Nang sa gano'n sila po ay mapabilis ang pag-alingin na inangon niyo po ang iyong mata sa kanila, Panginoon. Pakaawaan niyo po sila. Linisin niyo po ang kanyang puso at isip, Panginoon ko, Lord. Ikaw lang po ang kanilang malalapitan at masasundayan, mga kapitan, Panginoon. Lord, hindi mo po sila bibigyan. Alam ko po yun. Ganon din po ang aking kapatid si Marian Nugoy Bamba. Sa kanyang operation po na appendicitis, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan ng katawan. Pag-alingin niyo po siya na siya po ay makapagtrabaho din po na maayos at nang makatulong sa kanila mga pamilya. Ito po mga kapatid ko, Panginoon, tinataas ko po sa iyo na alam ko po, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan na may ikaw maging ilaw at asinin na Panginoon sa kanilang mga araw-araw. Provision protection din po para po sa kanilang mga pamilya, Panginoon, na ikaw lang po ang kanilang kailangan, Panginoon, sa banal na iyong mga salita, Panginoon, at iyong mga pagmamahal, Panginoon. Sila po ay gathering at hindi mo sila pababayaan. Provision protection po sa kanilang buong pamilya at ilaw na asin para sa kanila, Panginoon. Maraming po salamat, sila po ay gagaling sa ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Ganon din po ang CLG workers, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa kanilang araw-araw at commit na po sa kanilang mga panggawain ng araw-araw, Panginoon. No, ikaw rin po ang maging ilaw at asin nila. Provision protection po sa mga workers po ng LG, Panginoon. Doon niyo po sila po gabayan mo sila, wisdom po nila at mga iyong pakinggan. Ganun rin po ang kanilang mga guidance, provision, protection po. Maraming po salamat, Panginoon. Sila po hindi niyo po mabayaan at tinilingan niyo po ulit mga mata. Ganun din po sa mga nagbibigay po ng tithes, Panginoon. Bigyan niyo po sila siksik-tiklik ang mga ako, Panginoon. Sa kanilang magandang puso na nakakatulong po sa pagkat sila po yung hinihipo at ginagamit, Panginoon. Gabayan niyo po sila, provision, protection din po sa kanila at lakas ng katawan para po sa kanila, Panginoon. Bibigyan niyo po sa kanila na narapat, Panginoon. Ganon din po ang CLG Ministry ng Middle East International po. More leaders and serve to Christ our ministry. Panginoon, Lord God, naway huwag niyo po pabayaan po at kabayan niyo po sila sa kanilang mga gawain, Panginoon. Naway lumago pa po ang aming grupo, Panginoon. May dumami pa po ang mga makikinig na yung mga banal na salita, Panginoon. Pagkat alam ko po, Panginoon, na ikaw po ang gagamit ng tao para po may bahagi ang mga salita. At sa ganang marami pa po mga kilala sa iyo, Panginoon. Ganun din po gabayan yung aming mga leaders, Panginoon. Pumagitna ka po sa kanila sa mga araw-araw po nilang pag-aaral. At ganun din po sa kanilang pang araw-araw, Panginoon. Ipuin niyo po mga puso, kalinisin ang kanilang puso at isip, Panginoon. Nasa ganun, balita sila na maayos sa iyo, Panginoon. Huwag niyo po pababayaan sila. Provision protection din po ang para po sa kanilang pamilya. Anointing po para rin po sa kanilang buong pamilya at sa kanilang mga gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, tinataas ko po sila, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aming LBJ
Pastora Beverly, Panginoon, huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon, ang buong pamilya po ni Pastora Beverly. Provision protection po at good health po sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon. I-guide niyo po siya sa wisdom po. Wisdom vision po niya, Panginoon. Huwag niya po siya pababayaan. Hindi niyo siya sakit at masama. Bigyan niya po siya ng lakas ng katawan at buong pamilya niya, Panginoon. Panginoon, basbasan niyo po siya, Panginoon. At huwag niyo pong babayaan siya sa lahat po ng kanyang gawain. Bakit siya po ay ginamit bilang maging tagapagbalita at tagapangaral sa amin mga pag-aaral na yung mga salita, Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang buong pamilya, pagtipat, pagbiyahe, papunta, pauwing Pilipinas, Panginoon. Naway, yung kanyang bagong bubuksan po ng ministry on board. O chapel, Panginoon, gabayan niyo po at pagpalain niyo po yung gamit. Lahat ng puwan, pumutok na po kayo sa kanina, Panginoon, at ihipuin niyo po sa nila. Alam ko po, nabibigyan niyo po siya. Siksiktig din ito pa ako kung pagpapala, Panginoon. Pagkat sila po ay yung ginamit ang kanyang buong pamit, Panginoon, sa pagsiserve sa iyo, sa iyong mahal na banal na salita, Panginoon. Ikaw nga po ang tanging ilaw at asin nila, Panginoon. Maraming po salamat sa pagbigay po sa amin na si Pastora Beverly. Ganun niyo po kanyang pamilya, Panginoon. Huwag niyo po sila po upayahan at ilahiyo po sa sakit sa kaunahan, Panginoon. Maraming po salamat. Tinataas ko po sa iyong lahat ng aming kapatiran. Ganun din po makikinig po dito, Panginoon. Bibigyan niyo po kami ng wisdom, provision, and protection, Panginoon. Maraming salamat po at tinataas ko po sa iyong lahat ng aming gawain. In Jesus' name, Amen and Amen.